JR, hey. Sleep ka lang, ha? Hello, JR. Tandaan mo to. Mahal na mahal ka ni Daddy. At lagi ako nandito para sa'yo, ha? I will always be your dad. Dad? Yes, son. I want to see you where you work. You want to see where I work? Bakit? Because when I grow up, I want to be like you, Daddy. Tulad ng sinabi ko noon, JR, you are going to be better than me. Sleep ka na. Patawarin mo ako, Maria. Hindi man lang kita naabutan. Sana nakapagpasalamat ako sa lahat ng itinulong mo sa akin. Ma'am, pawalang galang na po. Ano po bang ginagawa natin dito? Tulungan mo kong hanapin si Anisa. Kailangan niyang tulong natin. Ma'am, putok po ng baril yun ah. Ma'am, delikado po. Umalis na tayo. Hanapin natin kung saan galing yung putok na yun. Siya sa ospital. Ah, makikita nila na may tama ng baril si Anisa at magre-report sila sa polis. Naku, pag hindi natin dinala sa ospital, lalong malalagay sa panganib ang buhay ng babaeng yan. Doktor ka, magaling ka. Kaya mong pagalingin si Anisa. Pero wala akong sapat na medical equipment sa bahay. Parang manang-awa. Pamilya ko nakasalalay dito. Ma'am, ano nangyari sa inyo? Puro putik yung... Andiyan ba si Sir mo? Eh, wala po. Huwag mong sasabihin sa kanya, lumabas ako ha. Maria, kamusta si Anisa? I'll be honest with you. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. Hindi maganda ang kanyang lagay. Maria, please. Gawin mo ang lahat para mabuhay si Anisa. Don't worry. I'll do my best. Alam ko may usapan tayo. Matikas talaga si Anisa. Walang bukang bibig kundi ang anak niya. Hindi ko alam ha kung hanggang kailan ko ito maitatago sa kanya. Kahit ilang beses mong pagtangkaan ng buhay niya, wala nang makakapigil kay Anisa. Hindi na kaya ng budi ko. Huwag mong gawin sa akin to, Maria. Please. Patawarin mo ako. Ipagdarasal kita. Sana maliwanagan ang isip mo. Maging handa ka, Helena. Alam kong hindi naging madali sa'yo itago ang sikreto ko, Maria. Ginusto ko lang na sana hindi na mag-cruise muli ang landas ni Anisa at ng pamilya ko. Pero totoo nga at ang sinabi mo, walang makakapigil kay Anisa para bawiin ang anak niya. Hiling ko lang sa Diyos. Magkaroon ako ng lakas. At sana kayanin ko kapag dumating na ang araw ng paniningil ni Anisa.